welcome again to my channel. And today is about travel. Charot. So we are currently here. Traffic man. So traffic, guys. And papunta kami ngayon sa Manolo Fortich. Sa Maynahilayan. Sa Fortich. So this is our driver. So yun na nga, pupunta kami ngayon sa Dahilayan Adventure Park. After ng aming transaction sa Cagayan de Oro. So eto, punta muna kami dun sa gate to unwind, diba? So hindi pa kami nakakarating kasi sobrang traffic and mapapansin nyo ang laki-laki ng mga sakin. So update ko kayo mamaya and yeah, see you. Pinaliwala na kami sa traffic part, guys. And eto na nga, mag-vlog na yung daan. So kanina kasi may nagpo-control doon, nag-inspect kung may travel documents ba kayong dala, sakto ba. And yun, meron naman kaming dala kay Ayan. Ito na kami, nakalusot na yun, papunta na kami. Magta-travel kayo for visit or for important transactions, dapat kompleto talaga yung mga papeles nyo. Don't forget to bring valid IDs. Yan. So, turnix sick, mausap na ngayon may vlog kayo. Mga zombie. Zombie daw, hindi naman. Finally here. Guys, ang daming tao. Look at the view. Daming tao. So, kakarating lang namin and ngayon papasok na kami sa Forest Park. Masasabi mo, Bes? Speechless. For 130 pesos, and we are here. So tara, explore natin ang Dahilayan. Tour ko kayo. So guys, hinahanap namin kung saan kami kakain kasi sa sobrang laki niya, medyo nawawala pa rin ako. Actually, hindi ko naman talaga nalibot tong buong place kasi doon lang kami sa taas. So kung mapapansin nyo, dito ba dahil yung go-kart? And sorry kung hindi ako naka-face mask, kaka-picture namin at wala naman masyadong tao dito. Yan, pero magsusot ako ng face mask maya-maya. So yun yung mga kasama ko, gutom na sila. Kaya maghanap tayo ng kakainan ngayon. So yung rate ng mga rides dito sa Dahilayan Adventure Park, ipopost ko dito sa video na to para ma-idea kayo kung magkano yung gagastusin niya dito. But yung entrance fees na sa 130 pesos, free ka ng libutin at mag-unli pictorial dito sa Dahilayan Adventure. And nakita na din namin yung filling station na hinahanap namin. Para siyang Riverdale yung concept niya. Kaya eto, dito na tayo and medyo madami yung tayo. So papakita ko sa inyo guys. Ito yung tsura niya. Bye! Hindi na kami kumain dyan, guys. Kasi naghahanap kami ng rice. So, look at the view. Dyan yung go-kart. Dito yung Jesse's Filling Station. And dun banda, dun kami nang galing. Yun yung park nila. So, naglalakad na naman kami. Again, sobrang lawak ng place. Kaya, nahirapan kami maghanap ng kainan. Actually, may magkain dun sa Jesse's Filling Station. Kaso lang, puro burger and sandwiches. And, oh, hiniingan ako. And yung hinahanap ng mga kasamahan ko is rice. So, alam nyo naman, eto, lakad-lakad na lang. Yan. Okay lang din naman.
pag naglalakad kasi malamig naman yung klima. Kaya lang, medyo matarik. Diba sinihingal ako? So, dun yung dinana naman kanina. Tapos umikot lang kami. So, diba? So, kung gusto nyong kumain muna, may mga pagkain naman na siniserve dun sa taas or dun sa parking area. Okay? Meron din dun banda sa my zip line. Kaya lang, di namin nawala kami. Kaya ito, nauna na yung pagpipicture kesa sa pagkain. Oh! Tingnan nyo yung nilalakad namin, guys. Oh, di ba? Kumusta naman yun? Tarik. Nandito kami nang galing. Dun yung filling station. Yan. Oh! Ah! Nakakapagod! Tingnan nyo, guys. Kakahanap ng tindahan. Annyeong! We're going go-kart. 70 pesos lang. Yan lang yung mura. So, we're here again sa filling station. Anong masasabi mo? Tama niyo pag-abi ko. Surprise! Like 1 minute. Go karting! Taman sa Cavico! Yatras, bading! Babay! Go kart ka? Hello! Okay. Guys, welcome to the vlog! Charot! Kuan dyan saan eh. So, go karting! Wow, hindi ko in-expect na ganito pala yung go karting nila. Sinexpect ko yung mabilis. Kaya choosy pa ba ako? 70 pesos na binayad namin. Guys, di na ako nakapag-update kanina kasi nalobat na ako. So, ngayon, andito na kami sa Dalayan Garden. Dalayan Garden and Resort. So, dito kami nag-overnight and may nagawa na akong vlog about this place. And, yeah, worth it naman siyang balikan kasi since andito na kami sa bukid noon and we want to sulitin yung place and yung time kasi sobrang layo ng bukid dun sa amin. Imagine nasa 6 to 7 hours yung guide. Siyempre gusto namin sulitin kaya dito na kami mag-overnight. So, mura lang din naman yung magagastos namin nasa 200 lang. So, why not, diba? And, nagdala kami ng tent namin. Yun yung tent namin. Yan, narkila nilang tent. Hello! Yan. So, kanina guys, papakita ko yung clip kung ano yung ginawa namin, yung go-kart na clip na sinakyan namin, which is sobra talagang worth it naman. So, 70 pesos, okay na siya. So, today, this afternoon, medyo makulimling. And, as of the moment, nagluluto ako ng aming dinner. Yan. Diba? Yung view dito sa aming camping and kami lang din magka-camping kasi mostly sa mga guests na nandun sila sa glamping which is medyo pricey. So, sulit naman yung tent accommodation namin. Ayun! And yung tipid baon namin. So, ganito talaga kami guys pag nagta-travel. As much as possible, gusto naming makatipid. Kasi, para ma-enjoy din namin yung moment and hindi magasto. So, pag nagta-travel kami, hindi talaga kami magastos. So, papakita ko na sa inyo yung view ng place. Sa pharmacy med. Wow.
Kuya. Sandy. Joy Joy. Jing Jing. Fog is real. Wala. Wala? Pero dapat iguan. Morning! Good morning, guys. So, kung papansin nyo, iba yung place naman ngayon. Alam nyo ba yung chika kagabi? Kagabi kasi, grabe ang lakas ng ulan. So, nabasa yung tent namin. Sobrang lakas talaga ng ulan. And yung tent namin, napasukan ng tubig. And, sobrang lamig doon. Kaya, namin talaga kaya. So, try kami yung umarkila ng room. Kaya lang, fully book yung place. And, talagang sobrang lamig talaga. So, eto, lumipad kami ng matutulugan. So, eto. Yan. Dito na lang kami nag-camping. Dito yung kwarto namin. And, yan. Maga na. Kaya, nag-aana kami ng aming breakfast. Ito guys, yung room namin. Pasok namin kayo sa aming room. Simple lang yung room namin. Mula lang dito, 1,300 pesos. Nagkasya kaming anim. Kasi pag hindi kami lumipat kagabi, ang mangyayari, wala. Wala pa kaming tulog, sobrang lamig, baka magkasakit kami. Kaya hindi kinaya. Kaya ito, lumipat kami. So, para magamit yung aming namili namin, lulutuin namin ngayon. So, yung amin. Ay, ginamit. Ay, ginamit. Binili. So, ayan. Tour ko kayo sa plane. Guys, we are leaving Charlotte. So, ito na kami. Prepared na for the next destination. It's almost 9 a.m. and palabas na kami ng Dahilayan kasi pupunta na naman kami sa Claveria View Deck. So, from here, it's around 1 hour and 30 minutes na biyahe daw. Doon ba kung ganun ba katagal. So, yan. Balik ulit kami dito soon. Kaming pinya. Ano ba itong kuhanin? Muna guys, kasi magpipicture kami dito. Yan. Sana all may hasyenda. So, iyan. Papakita ko yung kuha namin, mama. ₱20 yung ticket, guys. Lagi no, karewa sa kama kasulot siya. Once mango deal, para ignan lang ride din. Finally, here in Claveria View Deck. Sobrang layo, my God. Pero dito na kami, finally. Eto. At bibili daw kami ng drone. So, eto, kakarating lang talaga namin. So, punta tayo sa loob, guys. Tingnan natin. Ay,
So, kailan naman kakain nandito? Ito yung Northern Co Mango Jelly and Cactus Cup. Yung baon namin, dinala na naman. So, pwede magdala ng baon. Wala yung baon. Pwede yung galing yung baon naman. Diba? Mm-hmm. Biyo. Sobrang layo. Grabe. Kaya sulitin namin dito before kami bumalik sa CDO. Kasi uwi na kami. Kain tayo guys. Kain tayo guys. Grabe yung guys. Driver na naman. Wala. Daming tao din, parang walang pandemic. Hello, drone! Hello! Oh my God! Hello, pwede mo mati? Hi, Mama! Yeah, yeah. Yes. We are done here and proceed na kami sa next destination, which is Cagayan de Oro. Kasi marami kami gagawin mo. So ito siya guys. Yeah. Buong Claveria view deck. Okay siya, maganda siya. And side trip muna kami dito guys for pictorial. Ito is 5 minutes away lang sa view deck. And look at it. Look. Yan.